Bakit wala pa dito sa kwarto si Rodrigo? Dati-rati naman. Pag jumijingle siya, bumabalik agad siya rito sa kwarto. Ay, makapango na nga muna. Palagay ko nasa labas lang siya. Susuntuin ko na. Ayos. Ang dami nating biniling beer. Ang sarap ng celebration natin dito. Tamang-tama, Aldrin. Wala ang airpat at airmat mo dito sa inyo. Eh kasi, nasa Tagaytay sila. Yung mga utol ko naman, andun sa Baguio. Ayos. Anong oras sila darating? Madaling araw na yon. Kasi, may work na bukas. So, libre tayo? Oo. Oh. Libreng libre tayo, tol. Magpakasawa tayo sa beer. Walang urungan. Okay. Sasamahan niyo ako, ha? Ay, siyempre. Pagbastan niyo ako, ha? Pagbastan niyo. Uy! Uy! Tinungga lang ni Akira ang isang poteng beer. Kaya din natin yan. Patunayan natin kay Akira, kaya natin. O, sige, o. Sa! Sa! Dalawa! More! 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 Mga kaalas, makinig kayo sa akin, ha? Pahiram ng tenga nyo, pahiram! Kung hindi, gugupitin ko ang mga tenga nyo yan, ha? Hindi, makikinig kami, tol! Good! Very good! Nakita nyo naman, ha? Birthday na birthday ko, pero nasira ang okasyon. Sinong sumira, mga kaalas? Sino? Sila! Sila! Tama, sila! Oo, sila! Sila! Tama kayo! Sila! Lalong-lalo na ang peke kong ama! Pa-surprise-surprise pa! Akala ko naman ang binili ng rubber shoes kasing ganda ng suit nyo na pwede ko makipagsabayan tuwing may basketball rehearsal tayo! Pero hindi! Pangkarpintero! Gamit lang naman naglilinis sa kalye! Hindi para sa akin yon. Hindi! Ang sakit-sakit! Dahil nag-expect ako na magugustuhan ko ang gift nila sa akin! Mga kalas! Ano ba ang tingin nila sa akin, ha? Basura! Isang basura! Para ikpagamit sa akin ng ganong klaseng sapatos! Basura ba ako dahil hindi naman ako Pinoy, kundi isang Hapon? Etso puwera ako sa kanila! Ang sakit nun para sa akin! Ang sakit sa akin! Naiintindihan niyo ba kung bakit sumasabog ang dibdib ko? Nasasakit ba kung bakit ako nagkakaganito? Tol! Birthday na birthday ko! Pero sinira nila! Sinira nila, hindi ba? Sinira nila! Sinira nila! Tol! Tama na! Bitiwan niyo ako! Ano ba? Tama na! Bitiwan niyo ako! Tol naman! Bitiwan niyo ako! Hindi na, Tol! Tama na, Tol! Hindi niyo alam ang pinagdadaanan ko! Hindi niyo alam! Bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito? Sino ba si Akira? Sino ka, Akira? Sino ka, Akira? Sino ka? Ah!
kalibughang anak dito sa ating dulang mga ginintuang kasaysayan. Sobra siyang malungkot. Hindi ko siya matitiis. Kanina ko pa siya pinagmamasdan. Pero hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Kinakailangan ko siyang lapitan at tamayan. Rodrigo. Nang mapansin kong wala ka sa tabi ko, nagdesisyon ako lumabas ng kwarto. At nakita kitang nakatanaw sa bintana. Malayo ang tingin. Nag-iisip ng malalim. Hindi mo na kita nilapitan. At sa halip, pinagmasdan mo na kita. Nakita ko rin nang makailang beses mo pinahid ang lugar sa iyong mga mata. Chivita. Bilang ina ni Akiro, ako ang labis-labis na nahihiya sa inaksan ng aking anak. Hindi ko sukat akalain na babaliwalain niya ang pinaghirapan mo para lamang sa layunin mong mapasaya siya. Kaso sumobra ang expectations niya. Ang gusto niyang rubber shoes, yung mamahalin, yung tiglilima o 10,000 piso ang presyo. Kung nagkataon lang na kumubra ako sa paluwagan ko ng mga 20,000, yun, handa ko ibigay ang kusunado niya sa patos. Kaso, nagkataon na wala pa akong maayos na budget para to. Sana napagtsagaan niya muna yung regalo ko. Sa ibang pagkakataon, matutupad naman yung kusunanan yung rapper. Masyado siyang nakikipagsabayan sa mga barkada niya mula sa mga may kaya sa buhay. Pinipilit niyang mapantayan ang kalagayan ng kanyang mga barkada. Hindi niya matanggap na ganito lang tayo. Masyado siyang maambisyon. Ano pa bang kulang sa mga ginagawa ko kay Akiro, Tifina? Lahat ng alam ko, ginawa ko na. Sinilang mo siya. Wala akong maalala ng pangyayaring napabaya ako siya. Ni minsan, wala akong pagkakamali. Patuloy kong ginampanan ang pagiging isang ama niya. May pagkakataon nagkakasakit siya, ako pang natataranta sa pag-aasikaso at pag-aalaga sa kanya. Natatandaan ko noong sanggol pa siya, tuwang-tuwa akong kinakalong siya at pinatutulog sa aking dimdib dahil ang gusto ko maramdaman niya ang init at pagmamahal ng isang ama. Alam mo pa kung bakit, Tipina? Alam mo pa kung bakit? Dahil wala siyang magigis ng ama kundi ako. Ako! Kaya kahit hindi ko siya anak, minahal ko pa rin si Akino.
Minahal ko siya. Dahil para sa akin, siya ang katuparan ng matagal ko ng pangarap na magkaroon ng isang anak na lalaki. Dahil pagkatapos mong maisilang si Janice, pinrangka na tayo ng doktor na hindi ka na magkakanak. Ngayon, Dipina, ano pa itong ginagawa ko para sa kanya? Kasalanan bang magmahal ng anak na hindi mo naman tunay na anak? Kasalanan bang magmahal ng isang nilalang na alam mong ni katiting mong dugo ay walang nananalaytay sa kanyang mga ugat? Kasalanan bang magmahal ng isang taong hindi mo kalaman? Kasalanan ba yun? Kung kasalanan, napakalaki ng nagawa kong kasalanan sa Diyos. Napakalaki! Please! Please, Rodrigo. Huwag ka magsalita ng ganyan. Abot hanggang langit ang pasasalamat ko sa nakikita kong pagpapahalaga mo kay Akiro. Kahit hindi mo siya kadugo, kahit hindi ikaw ang kanyang tunay na ama, sobra-sobra ang ipinakita mong kabutihan sa kanya na hindi niya nasuklian kailanman. Saan pa ba ako nagkulang, Divina? Ano pa ba ang aking pagkukulang? Sabihin mo sa akin, Divina! Ano pa ba? Wala kang pagkukulang! Bukas ang aking mga mata at kitang-kita ko ang lahat ng pagsisikap mo para magampanan mo ang tungkulin sa kanya bilang isang ama. Kahit hindi mo siya anak, damang-dama ko ang paghihirap ng kalooban mo kapag hindi ka niya pinapansin, kapag binabaliwala ka niya, Kiro. Pero sa kabila ng lahat ng yun, mahal mo pa rin siya. Mahal na mahal mo pa rin. Rodrigo, ko nasasaktan ako sa ikinikilos ni Akiro. Nasasaktan ako na wala siyang pagpapahalaga sa'yo. Pakiramdam ko, sobra akong natutunaw sa matinding kahihiyan. Rodrigo! Ang may diferensya ay walang iba kung hindi si Akiro! Si Akiro! Ang alibugha kong anak! Salamat at nakinig sa akin si Rodrigo na magpahinga na siya dahil may pasok pa siya bukas. Gusto niya sana siya nalang magabang sa pag-uwi ni Akiro. Pero ako nang nagpresenta. Happy birthday to me. Mag-aalas tres na ng madaling araw. Happy birthday. Siya na nga ang paparating. Pagbubuksan ko niya, baka mamaya magsisigaw at mag-iskandalo pa. Hi! Pasok! Lasing ka. What do you think? Sakit na na. Wala ka pa sa tamang edad para maglasing. Birthday ko naman ah! Birthday? Happy birthday! Nakakadalawa na kayo ah! Mag-asawang sampal yan. Pero kung hindi ka take it off, may mga kabuntot pa na sampal yan! Sige! Sampalin niyo ako ng sampalin! Kung doon kayo masaya! Sampalin niyo pa ako! Sampalin niyo pa ako! Napakawalang hiya mo, anak! Kaya tama lang na sampalin kita ng sampalin! Ano? Pagod na kayo?
sampalin niyo pa ako para mawala itong hangover ko! Ano bang hinihintay niyo? Sampalin niyo pa ako ng sampalin! Bakit kayo natitigilan? Sige! Sampalin niyo ako! Gusto kong maramdaman ang tindi ng pananampal niyo sa akin! Dahil gusto kong malaman niyo ang tindi rin ang hinanakit ko sa inyo! Nagagalit kayo? Dahil nire-date ko yung regalo ni Itay Rodrigo? Bakit? Wala ba akong karapatang tagihan ng isang regalong hindi batid ng budhi ko? Kung nasaktan ko siya, nasaktan ko kayo! Mas nasaktan ako! Sobra-sobra ako nasaktan kaysa sa inyo! Dahil kung may magandang regalo kayo maibibigay sa akin, walang iba kung hindi burlar din niyo sa akin! Kung ano ang pangalan ng tunay kong ama! Saan siya nakatira? At paano ko siya makikilala? Huwag ka nang umasang kikilalanin ka pa ng tunay mong ama na isang hapon! Sarado agad ang utak niyo! Hindi ko pa nga natatry eh! Hindi mo ba naiintindihan? Rape victim ako! Ni-rape niya ako! Kaya wala siyang interes na makita ka o makilala ka niya! Bakit hindi ko susubukin? Baka sakali nagkakamali kayo sa inala niyo! Basta sabihin niyo sa akin kung sino ang ama ko! Kung taga saan siya sa Japan! Isang Kenji Yanamoto ang iyong ama na taga Osaka, Japan. Hindi ko alam kung nasa serbisyo pa siya bilang pulis. Kasi matagal na yon. Malamang retired na rin siya. Kenji. Kenji Yanamoto. Taga Osaka, Japan. Sige. Gawin mo kung ano nasa utak mo. Pupuntahan mo siya sa Japan. Kaya mong gumawa ng paraan. Saka kukuha ng pamasahe. Hindi biro ang bayad sa airlines. Problema ko na yun. May bala ka nga. Tingnan ko kung hanggang saan ka dadali ng pakpak mo sa gagawin mong paglipad, Akiro. Miski makarating ako sa impyerno, hahanapin ko siya. Makilala ko lang ang totoo kong ama para mabuo ang tunay kong pagkatao. Handa akong isang lang kaluluwa ko kay Satanas para sa katuparan ng pangarap kong makita at makilala ang aking ama! At ngayon, naritong buhay ni Akiro, ang alipukhang anak, dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Akiro, Akiro, dito ka na humilata sa sofa. Dito ka na nakatulog. Uy, bumangon ka na dyan. Pumasok ko sa kwarto niyo ni Janice. Akiro. Ah, ito. Dinala ko siya ng unan. Ah. Tulungan mo akong mailagay sa may ulo niya para huwag mangawit at sumakit. Alam, ayan. Gising ka pa pala. Oh, ayan. Ilagay mo na yung unan sa ulo niya. Ayan. Ah. Kumuha ka na rin ng palanggan at bimpo. Dahil baka maya-maya magsuka yan. Dala ng kalasingan. Wala kita mo na. Bilisan ko na. Oo, Rodrigo. Habang nagsusuka siya, ihimasin ko likod niya. Hindi baling magkalas siya ng suka sa sahig. Ako na bahalang maglinis pa maya. Eto na. Magbabad ka ng bimpo sa mainit at tubig. Pupunasan ko siya. Yung hindi naman masyadong mainit para lang mayimasmasan siya. Sandali. Hintay mo ako. Kukuha ko. Sige. Sige, anak. Suka lang. Suka. Labas mo lahat yun na inom mo. At habang sumusuka ka, hindi ka tatitigilan sa paghimas sa likod. Sige lang. Eto. Itong maligamgam na tubig ko. Hindi na masyadong mainit. Akin. Oh, ayos to. Okay, pupunasan ko yung sila ko. Ako nang gagawa, Rodrigo. Hindi, hayaan mo ako. Rodrigo. Masaya ako sa ginagawa ko kay Akiro, di ko. Pupunasan ko na rin ang mga braso niya para maginawaan siya. Ayan. Napakabuti mong ama. Salamat. Wala yun na. Ay, nako, kamalas! Halo na naman. Nay, katatapos lang laro nyo? Oo, pero talo. Kasi may malas sa pamamahay na ito.
Ano nangyari dyan kay Akiro? May mga suka sa palanggana. At ang iba, nagkalat pa dyan sa sahig. Ako na bahalang maglinis niya, Nay. Anong klase ba kayong mga magulang? Porke birthday ni Akiro, pinabayaan niyo maglaseng. Eh, minor de edad pa yan eh. Ayan tuloy ang nangyari. Pwede ba, Nay? Wala po kayong alam sa mga nangyari dito. Pumasok na lang kayo sa kwarto niyo at magpahinga. Aba! Eh, wala na pala akong karapatang magkomento sa loob ng bahay na ito. May nagpo-protesa at kumokontra na. Ay, bahala na kayo sa buhay niyo! Malindi kayo! Divina. Pagpasensya mo ng inay, ha? Pilit kong pinahahaba ang PC ko para pagdugtong-dugtongin ang pagpapasensya ko sa inay mo. At sana, huwag maputol. Na nakatulog sa sofa. Nataranta si nainay at itay sa'yo dahil sa kasusuka mo. Maaga pa, naglilinis na si itay ng mga pinagsukahan mo sa sahig. Oh, gusto mo magkape? Tangi, alam mo namang hindi ako nagkakape. Ay, sorry. Oo nga pala, class ka. Hot chocolate nga palang paborito mo. O hayon, sa ibabaw ng mesa, ipinaghanda ka na ng inay. Mamaya ako na iinumin yon. Masakit pa ang ulo ko. Inom pa to the max, maski hindi mo na kaya. Pwede ba ate, tigilan mo na ako? Masyado kang pakilamere. Nakababanas ka! Grabe talaga ang inaanak namin, pare. Pagpasensya na lang natin si Akiro. Bata pa kasi. Dahil sa sobra mong pagpapasensya, kaya masyado na siya umaabuso. Alam ko ang pinanggagalingan ng lahat, pareng Kaloy. Pareng Rodrigo? Gustong-gusto niyang makita at makilala ang kanyang ama. Uy, nasa Japan yun. Paparin niya makakarap. Tutulungan ko siya. Halo! O, pare. Gagawa ako ng paraan para matupad ang pangarap niyang makita at makilala ang tunay niyang ama na isang Hapon. Patuloy ang inyong pakikinig dito sa DZRH. Naparaan ni Rodrigo upang mapagbigyan lamang si Akiro sa pangarap nitong makaharap ang tunay na ama.